Hi guys, mga kanegosyo at mga kakusina, welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Magandang araw po pala sa inyong lahat. Ayan, magluluto po tayo ngayon ng tinolang isda. Ayan, meron po tayo dyan sibuyas, tanglad, kamatis at bell pepper. Tapos ayan po, nagpakulo po ako ng tubig sa isang kaserola. Habang hindi pa po siya kumukulo ay nilagay ko na po yung ating mga sangkap, yung ating luya at yung iba pang mga sangkap guys. Ngayon po ay iwas-iwas muna tayo sa mamantikain kasi nakakaumay na po yung mga oily na pagkain. Ayan, magtitinola muna tayo ng isda ngayon. Ngayon, naglalagay na rin po ako ng tanglad, sabay na yung ating sibuyas. Ayan guys, simpleng ulam lang po. Ito alam ko pong alam nyong lahat to, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo kung yung aking pagluluto sa tinolang isda. Ayan guys. Tapos, ayan, isusunod ko na po dyan yung ating kamatis. Ayan, dalawang perasong kamatis na aking hiniwa na. Tapos, isasabay ko na rin po yung ating red bell pepper dyan. Red bell pepper po guys, kasi isa po rin po yan, sangkap na yan sa nagpapatanggal ng lansa sa ating isda. Ayan, naglalagay din po ako ng ganyan. Ayan, hayaan po natin siyang kumulo bago po natin ilagay yung ating isda. Simmer po natin yan hanggang sa kumulo po yung ating tubig. Ayan guys, takpan muna natin saglit. Tapos ayan, kumulo na po siya after 3 minutes. Kumulo na yung ating tubig. Tapos ilalagay ko na po diyan yung ating asohos. Ayan, napakasimpleng isda lang po yan, hindi po siya mamahalin pero napakasarap po niyan, guys. Masarap siyang itola or itinola. Ayan, nilalagay ko na yung ating kulang-kulang kalahating kilong asohos na isda. Ayan, guys. Tapos hayaan po natin yan siya na kumulo or simmer po natin yan ng 2 to 3 minutes hanggang sa kumulo. Huwag po natin i-overcook para mas fresh pa po yung ating isda at masarap po siya. Ayan, naglalagay na rin po dyan ako ng asin. Tansyahin na lang po natin. Pwede rin po tayong maglagay ng patis. Ayan, pero wala po akong patis kaya asin po yung aking nilalagay dyan. Tapos ayan guys. Ayan, naglalagay din po ako ng magic syrup or pampalasa. Nasa sa inyo po kung ano po yung gusto nyong ilalagay na pampalasa. Ayan po. Tapos simmer po natin yan ng saglit. Ayan, sinimmer ko siya ng 2-3 minutes. Tapos ayan, kumulo po siya ulit. Tapos lalagay ko na po dyan yung ating mga gulay. Ayan, meron po ako dyan Tagalog, pechay Tagalog. Ayan, ilalagay po natin. Saglit lang po guys para hindi, huwag po natin i-overcook para crunchy pa yung ating mga gulay. Mas masarap po siya pag medyo crunchy pa yung ating gulay. Tapos ayan guys, simmer po natin yan saglit din ng mga 1 minute hanggang sa kumulo po siya. Tapos ayan, naglalagay din po ako dyan ng dahon ng sili. Ayan, dahon ng sili guys kasi napakabisa po niyan sa lansa, nag-aalis ng lansa. Hindi lang po siya masarap sa tinolang manok, masarap din po siya sa tinolang isda. Sa lahat po ng mga tinola pwedeng-pwede po maganda po yung sili. Ayan, yung dahon ng sili. Ayan guys, simmer lang natin yan saglit. Tapos i-off na natin yung ating kalantikman natin. Tapos nagdadagdag po ako dyan ng asin kasi medyo kulang siya sa lasa. Tapos guys, ayan, samantalahin ko po yung pagkakataon na ito habang bago matapos yung ating video, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat guys. Hindi ko po akalain na maabot ko po itong subscribers ko na 7K. Ayun, sobra-sobra po akong nag-thank you higit sa lahat. Una-una sa Panginoon at sa inyo po na nanonood at sumusuporta sa aking channel at TV. Ayun, maraming salamat po. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo po. Ulit-ulit ko po sasabihin sa inyo guys. Ayun. Thank you po sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayun na po yung ating tinolang isda. Ayun, napakasarap. Walang ka mantika. Ayan guys, kung miwas po tayo sa mantika, napakasarap higupin ang sabaw niyan. Simpleng ulam lang guys. At ayan, isinishare ko sa inyo yung aking pagluluto ng tinolang isda. Nilagyan ko rin siya ng siling pansigang at saka ng siling labuyo. Ayan guys. Ayan guys, try nyo pong gawin. Napakasarap. Walang kalansa-lansa. Ayan, maraming salamat po ulit. And thank you for watching. God bless us all. Bye!